chapter lang, viewers. So, topic natin ngayon ay about sa how to get 4,000 watch hours. 240,000 minutes. Tingnan natin na. Kung yung ito natin titingnan. So, makikita nyo dito sa ating YouTube. Nasa ano nga ako? 1,140 subscribers and 11,603 public watch hours. So, hindi pa nakapag-apply. Bakit? Kasi hindi ko pa alam yung time na yun. Na ano, umabot na pala yung watch hours ko ng sobra. Hindi ko na i-check. Upload lang ako na-upload. So, umabot lang ganyan karami. So, go with YouTube as a YouTube partner will be eligible to earn money from your videos, get creator support, and more. So, pag-awalan nyo muna yung mga ganyan, ha? To get into the YouTube Partner Program or YPP, your channel needs 4,000 public watch hours in the last 12 months. Parang sa isang taon, baka 4,000 kayo na watch hours or 240,000 minutes and 1,000 subscribers. So your channel will also get reviewed to make sure it follows YouTube monetization policies. So, i-check mo na yan ni YouTube kung yung mga videos nyo ay mamonetize. Okay? Or sumalikit sa policy nila. Dito, may mga tinatawag tayong mga ano, makadingit at walang mga benefit levels. So, yung tinatawag na graphite, opal, bronze, silver, and up. Yung maabot na ng gold. Yan. Yung graphite, yan yung 1 subscribers to 1,000 subscribers. Yan yung graphite na tinatawag. Tapos, 1,000 to 10,000 na subscribers, ang tinatawag naman sa kanila ay opal. 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 Parang opal. So, pag 10,000 naman to 100,000 subscribers, ang tawag naman sa kanila ay bronze. Ayun, bronze. Sabihin na may level up na yun. May ano ka na yan? May bronze ka na yan na ano, medal or trophy. Ang ganyan. Pag umabot ka ng 100,000 subscribers, meron ka ng bronze. Kapag umabot ka naman ng 100,000 patas, makakakuha ka ng silver, then gold, at diamond. Yun yung makuha mo. Yun yung trophy mo. Kumbaga. So yung mga small YouTuber, ang tawag sa inyo ay mga graphite. Graphite. Wala pa yung 1,000. Yung mga small YouTuber, parang kasi mga 1,000 sa inyo ay tawag sa atin kasama na ako doon dapat naman ang 10,000 tawag sa atin ay opal. So next time magkaka-bronze din tayo, tuwala lang. Ay payo ang ano sa atin YouTube, meron tayong meron silang binigay sa atin ng sampo na pwede natin gawin sa ating YouTube para mag-grow. Simple lang. Una, shareability. Shareability. Siyempre, mag-share kayo ng mga videos nyo, links, ipopromote nyo yan, mga kaibigan nyo, sa relatives, sa mga workers, yun nga, sa mga group page, subscribe sa inyo i-share. Ito yung una-una yung gagawin. Shareability. Palawa, conversation. Ito naman yung pakikipag-usap nyo sa mga
sino na i-ano watch yung bago yung ano, bago yung video, bago yung upload, pupromote nyo sa iba. Yung maipang conversation kayo sa mga kayo, ano, relatives na kaibigan nyo, sa kahit sino man, para lang ma-share nyo, maipag-conversation nyo sa ibang tao, kahit hindi nyo kilala, share nyo. Or sa mga kapwa nyo YouTubers, pwede yun. Pangatlo, interactivity. Ito yung mga activity. Mga activity. Makikijoin kayo sa mga activities. Ganyan, halimbawa yun. Kaya na, ano ko eh, nilalaman ako eh, sa FB, na ano, meron din pala itong mga ano, group page na may kikilala kayo mga small YouTubers, mga Pinoy, may mga iba-iba ding ano, may iba-iba ding lahi, na may mga small YouTubers din. So, makipag, ano, makipag-join guys sa mga activities, nakuha nyo yun sila. Paso kayo sa mga ganong mga page. Then, yun. Share nyo, mag-conversation kayo. Ano, same lang din. Paapat, consistency. So, consistent. Kaya naman na dyan. Kasi, nasa inyo na yun. Kung magiging consistent kayo. So, do your best. Siyempre, dapat na ano ka sa sarili mo. May consistent ka. Yung hindi ka mahihiya. Ganun yun. Para sa loob mo. Nasa loob mo makipag-share sa ibang tao. Makipag-conversation. Makipag-activity sa kanila. Yung mga ganun ba? Siyempre, hindi ka pwedeng mahihiya-hiya. Yung gagawa ka ng ganito. Tapos, mahihiya. Panglima. Targeting. Ako kasi, may target ako eh. Sa loob ng 365 days, or sabi natin isang taon, gagawa ako ng 365 videos sa YouTube. Yes. Ang dami. Pero hindi araw-araw yung nag-upload ako. Ang ginagawa ko minsan, nag-upload ako 2 times in a week. Minsan 3 times a week na videos, 3 times 3 videos in a week or 4. Hanggang 4 videos lang sa isang linggo. 2, 3 or 4 videos sa isang linggo. Yun yung target ko sa ano, every week sa pag-upload kay YouTube. Pagiging active ko kay YouTube. Pang-anim, sa sustainability. Ito yung dapat lagi kayong active. Dapat nakapokus na kayo sa kung ano yung gusto nyo, sa kung anong balak yung gawin sa buhay nyo. Halimbawa is, halimbawa ito, dito na akong focus pag-YouTube. Hindi na magpabaho. Umaga, pang ipo-focus mo na yung sarili mo sa pag-YouTube. Yung hindi mo siya kakalimutan ba? Yung mga jowa mo lang. Yung, andyan lang yun siya. Basta hindi mo siya iiwan. Doon ka lang magpo-focus. Sana. Kahit paminsan-minsan. Kasi ang ano, rules dito sa YouTube, kapag 6 months kang hindi nag-active, ano yung channel mo? Parang mawawala ka. Parang, basta 6 months yun kapag hindi ka nag-active sa YouTube. So, focus ka lang sa pag-YouTube, okay? So, pampito, discoverability. So, syempre, pag-discover ka, bagong content, bagong video, bagong vlog na i-ano, i-discover ka. And, nagawa ka ng mga kakaiba na vlog videos or challenge, ganyan. Yung mga trending ngayon, makikisabay ka kung ano man yung i-discover mo. So, pangwalo na tayo. Accessibility. Accessibility. Access. Lagi kang may access sa ano. Sa lahat ng mga outlets. Accessibility. Masasabi ko lang sa accessibility. Dapat na may ka-access eh.
Basta, yung account ng kapatid mo, ng family mo, ng mama mo, ganyan. Tapos, i-sign in mo dun, tapos panoorin mo, ganyan. That marami kang access para marami kang ma-watch hours or watch time niya, mag-ano, grow, tumaas, para ma-ano ka, ma-monetize ka. So, pang-sham, collaboration, siyempre, importante din yan, makipag-collab ka sa ibang YouTubers, lalo na sa mga ano, sa mga matataas na, makipag-collab ka sa kanila, makipag-subayan ka rin sa kanila, para yung ano niya, sumusuporta sa kanya, susuporta rin sa'yo. Tapos yung mga susuporta sa'yo, susuporta rin sa kanya. Parang ano namin, tulungan, collaboration. Last, inspiration. Inspiration. Dapat may inspiration ka kung bakit mo ito ginagawa. May dahilan kung bakit mo ginagawa para yung dahilan na yun. Maganda kasi may inspiration ka eh. Ito yung inspiration ko kaya po ito ginagawa. Kasi ito yung nakakapagpasaya sa'yo. Ito yung makakapag-improve sa'yo sa sarili mo. Kaya mo ito ginagawa. So, gawin niyo din itong inspiration. Itong binabahagi ko sa inyo. So, sana may matutunan kayo dito sa ating vlog na ito, ha? Nangilisan niyo ang effort ko. I-share sa social media, sa kahit anong social media, i-share niyo yan. Pag-cover kayo. Yun yung mga sampo, ha? Ulitin ko. Online shareability, conversation, interactivity, consistency, targeting, sustainability, discoverability, accessibility, collaboration, and inspiration. So, yun yung sampu na dapat yung gawin, okay? Joining the YouTube Partner Program or YPP allows creators to monetize eligible content on YouTube. Creators can apply to join the program in these countries. So, yun nga, pag-pasahin nyo na lang din, ha? To be reviewed for the YouTube Partner Program, channels need at least 4,000 watch hours in the previous 12 months or not. And 1,000 subscribers. This requirement allows us to properly evaluate new channels and helps protect the creator community from spammers, impersonators, and other bad actors. Note, it's important to understand your rights for monetizing content on YouTube, including all audio and video. Copyright or community guidelines violations can impact your ability to earn money. And sabayan nyo na lang ako. So, when you enable your channel for monetization, you can earn more revenue if you monetize all future uploads and turn on all ad formats as your default. Find out how ads show on videos and monetize. Your videos must comply with our advertiser-friendly content guidelines. In addition, monetization studies determine weight factors such as video, metadata, thumbnail, title, tags, and description. Importante yun. Some advertisers may use targeting tools to define where they want their ads shown. This allows them to reach audiences they wish to reach based on demographics, interests, or past interactions with videos. Some videos don't violate our policies, but may not be appropriate for all audiences. In some of these cases, our review team may impose an age restriction, and those videos cannot be monetized with ads. Ngayon kung paano mag-join sa YPP or YouTube Partner Program. So, marami pa yan. Pag-aaralan nyo. Marami pa yung pag-aaralan sa YouTube Creator Academy. Magbasa lang kayo, magbasa. So, as a matter of fact, what happened when you get 1,000 subscribers on YouTube? So,
getting 1,000 subscribers is not enough. Not enough ang 1,000 subscribers mo kung yung watch hours mo is maliit at hindi mo naabot yung 4,000 or 240,000 minutes. So, wala yun yung subscribers mo na yun to get accepted in the YouTuber na program. In addition, having 1,000 subscribers, your channel will need 4,000 ya, watch hours or 240,000 minutes in 12 months. Sa loob ng isang taon lang yan, ha? Proceeding your application. So, sa YPP, eligibility, and threshold, being good standing with YouTube. At maganda yung standing sa YouTube. Pataas lagi. Nag-grow ko ay pataas, hindi pa baba. So, yun nga, 4,000 public watch hours sa isang taon. And have at least 1,000 subscribers. So, nag-umpisa pa lang dyan. And YPP application checklist. Hit YPP eligibility. Sign up for our program terms. Then, sign up for a Google AdSense account. Ito kalagdagan ko pa sa inyo sa aking experience. Ang mahalaga sa video nyo, dapat 10 minutes yung ano niya, yung video nyo, 10 minutes may get. Yung nagpapadagdag sa inyo ng ano, ads sa watch hours, pag 10 minutes, maganda yung 10 minutes pataas na minutes sa isang video. So yung mga 10 minutes pataas, dapat namomonetize siya, tsaka nilalagyan talaga ng ads. Kapag ano, 1 or 2 minutes, ganyan, yung mga mababa lang, okay lang yan. Pero, may mamomonetize, may hindi namomonetize based sa bawas mo, copyright, ganyan. Ito kasi, sa pag-monetize, para tumaas yung ano, watch hours, kailangan 10 minutes. Kailangan din matatapos mo yun at no skipping. Kasi hindi makakount yun eh. Pag gano'n eh. Saglit mo lang yan at 1 minute, 2 minutes, or 3 minutes. Parang wala lang din eh. Dapat 10 minutes ang much better talaga na matatapos mo na panoorin. So one person, halimbawa, 10 minutes. Halimbawa, sa ibang video pa, mapag 10 minutes pa siya. Halimbawa, sa 7 videos, sa isang tao, naka 10 minutes siya, di ba? So, 70 minutes. Or sabihin natin, 1 hour, 10 minutes na napanood niya sa loob ng isang araw lang sa isang tao. O, di ba? Tapos, puto 10 minutes yung videos mo. Hindi yung taas sa watch hours mo nun. Di ba? Eh, kung inaraw-araw niya yun, 1 hour, 10 minutes lagi. Or 70 minutes lagi. Sobrang taas ng watch hours mo nun. Diba? So, ako sa'yo, yung video mo, gawin mo 10 minutes yan pataas. Malaki yung watch hours mo para ma-monetize ka agad ni YouTube or ni YPP kung paano kayo mag-apply sa next video ko yun yan. Kamagdagan pa, kumuha kayo ng content na maganda, mga video, mag-search kayo. Ito to yung pinaka-importante, yung ano, live streaming. Yung live streaming kasi, may makukuha kang pera dyan. Lalo na kapag may nag-send sa'yo ng super sticker, super chat. Yan. Yan yung nagbibigay sa'yo ng ano. Kasi nung chinek ko yan, may nasa $50, mayroong $100. Yun ay kung may nanonood sa'yo. Kung kapalo talaga na nabibigyan ka, tapos nag-enjoy siya sa content mo, sa ini-stream mo. So, may makukuha ka dun. Super chat tsaka sa super stickers. Mahalaga talaga yung pagka-live streaming din. Sana may natutunan kayo sa aking video na ito. Ano, i-apply na ako na ba ito? Actually, naka-apply na ako na ako. Na ano ko na yan. Nagpas na nga ako sa ano eh. Diyan. Diyan yung lahat makikita yan. So, sa next video ko, papakita ko naman sa inyo ko paano mag-apply. Apply kay Google AdSense, tsaka kay, para kayo ma-monetize. Kapag naabot nyo na yung ano ha, yung goal na yan. Yan. Okay?
So, see you on my next video. And sana natutunan kayo sa aking mga payo. Based on my experience yan. Lahat ng yan, pinakita ko sa inyo. My experience ko sa YouTube. Share ko lang sa inyo para naman may matutunan kayo at para mag-grow din kayo. Okay? Get it? Nung gumawa ako ng group chat, yung madlang YouTubers, GC, or Grow Community, or group chat. Hello sa inyo, shoutout sa inyo. And sana i-like nyo rin yung group page natin, yung madlang YouTubers. Yun nga. Ganun din, madlang YouTubers, girl community, or group page naman. Not a group chat, group page. So, like nyo rin yan. So, see you in my next video kung paano mag-apply. Oopah!